Pag-uusapan for today ay isang model na sober, na super dax. Actually, muntik ko na itong magiging boyfriend eh. Muntik. Minsan talaga, ikaw lang makakatupad ng wish mo. Good morning everyone! So yun, nagbabalik ang ating Big Papi serie. Part 12 na tayo mga lads. So medyo mabahaba na yung ating serie na to mga lads. At ang ating pag-uusapan for today ay isang model na sober, na super dax. Actually, muntik ko na itong magiging boyfriend eh. Muntikan, oo. At itong i-mention ko for today's video ay ano to, medyo naging ano ko to, naging parabang term yan. Fuck buddy, ito yung magiging muntikan na talaga. Muntikan ang maging kami. Oo. Pero the fact na talaga, siguro hindi nakatadhana or hindi kami nakatadhana sa isa't isa. Oo. So yun. So ang ating pag-usapan for this video ay si Rafi. So I'm sure kilala nyo to si Rafi. Kilala nyo to kasi nag-trending to 7 years ago nag-trending to eh. Then nagkaroon doon ng scandal eh. So way back nung nasa QC pa lang ako nag-work before. Way back nung nasa QC pa lang ako nagtatrabaho before. So chinechat ako nito lagi. Andito ka ba sa QC? Ayun. Andito ka ba sa QC? And bakit? Tara, alam mo na. Muntikan ko na itong magiging partner. I mean, muntikan ko na itong magiging jowa. Pero the fact na, syempre, paano ba ang term niyan? Parang, siguro hindi na nakatadhana na talagang magiging kami. At syempre, ano to eh. Dahil syempre, ako din, hindi rin ako basta-bastang, alam mo yun, hindi ako basta-bastang, hindi naman sa ano. So, or talagang hindi nakatadhanang maging kami, pero naging ano ko to, naging fuck body ko to for almost matagal na panahon din. Oo. So, pag sinabi niya, pag sinachat ako yun, saan ka? Andito ako nga sa ano, sa, kasi sa ABS ang natrabaho dati. So, kapag sinachat ako nito dati, Hotel Sogo, mag-hotel Sogo kami or somewhere in QC yun. So yun mga lads. So itong si Rafi, nagiging big baby victim din to. Pero ito naman si Rafi, hindi to natatago. Hindi ito katulad ng ibang mga model na alam mo yun. Hindi to katulad ng ibang model na kumbaga mahihiyain or ano bang term niyan na hindi to katulad ng ibang mga model na talagang kapag nagkaroon ng scandal ay talagang ma-depress, ma-stress. O kasi itong si Rafi ano to eh, bayaran. So yun na nga actually itong si Rafi, super gwapo naman talaga to at super dax naman talaga tong ano na to, pasneya na to. So yun mga lalat. So nagiging big baby model to noong 20 ano, kasi nung makita ko yung video na sinutsok-tsak siya ni Boss Pabe, that was ano eh, nakita ko yung video sa kasi meron akong access sa kanilang Google account eh, may access pa rin ako eh. So yun. So alam ko naman na ni Boss Pabe na ano, kasi pinapanood nila yung vlog ko eh. So ngayon, so syempre kasi hanggat maari na hindi inuurong ni Big Papi yung kanyang strike sa akin YouTube channel, ay hindi ako titigil. Hindi pa rin ako titigil hanggang ngayon kasi hindi talaga to, hindi talaga
hindi ko talaga intensyon o hindi talaga kayo ito ang vlog ko, kundi ang vlog ko is prank eh. More on sa mga bata yung mga prank ko eh. Pero kasi inumpisahan kasi ako ni Big Pabi. Inumpisahan ako ni Big Pabi na alam mo yun, inumpisahan niya akong, alam mo yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, lalaban ako. At syempre, ini-expose ko na nga dahil syempre, di ba, nagpanggap na nga siyang dead na siya or patay na siya. So yun, marami ang mga nag-aakala na buhay na patay na si Big Pabe, pero ang buong katotohanan, buhay pa talaga siya. So balik tayo kay Rappi, no. So ang inyong mga tanong, kung Dax ba to or Jotay? Hindi lang to Dax, kundi Super Dax itong si Rappi. Sobrang laki ng kargada dito, mga pare. Sobrang legit talaga, pare. Muntikan ko na itong magiging jowa. Kasi nakailang way back na nung mga kapanahonan pa na nung doon pa ako sa QC. Sa QC pa ako nakatira, sa naglalagi. So yun, so lagi akong chinachat nito na nasan ka lagi pa ako. Pero ngayon, kasi siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng panahon, mahirap tayo, hindi pa lahat ng panahon, nasa baba tayo. Ngayon, kumbaga, syempre ngayon, parang marami na itong pera, itong pasnaya na ito eh. So balik tayo kay Rappi, no? So yun, so ang inyong mga katanungan, kung Dax ba ito si Rappi or Jotay, ay, naka, kung makita nyo itong kargada ni Rappi talaga, super Dax itong pasnaya na ito talaga. Baka hindi nyo kayangin ang kanyang, alam mo yun, kaya sobrang laki pa naman talaga. At alam mo, kahit sino bakla na makakita nito kay Rappi, gwapo naman talaga. Oo, may itsura naman talaga tong batang ito talaga. Yung legit na gwapo talaga itong si Rappi talaga. So yun, mga lalab, so ang inyong mga katanungan, kung Dax ba or Jotay? So hindi lang Dax itong si Rappi, kundi Super Dax, super legit na Dax itong si Rappi. So yun mga lalab. So by the way, marami na din ang mga model na nachat-chat sa akin na pwede bang wag ko na silang i-mention. Kasi syempre, siguro nahiya na rin siguro sila. Ako naman, marunong naman ako. Sige, yung ibang hindi ko na lang kilala or hindi ko na lang naging kaibigan. Kasi si Rappi okay lang naman sa kanyang okay lang naman sa kanyang mini-mention. Kasi pinapaalam ko na rin naman sa kanya eh. Na pwede bang i-mention kita sa aking YouTube channel. So okay lang naman sa kanya, kaya 'yun. Isa siya sa mga nagiging topic ko for today's video, mga lalaks. So yun, so marami na din ang mga model na hanggang ngayon nagtatanong pa rin sa akin kung buhay pa ba si Big Pabe. Buhay na buhay si Big Pabe, at syempre marami nga siyang nabiktima ng mga model na hanggang ngayon talaga gustong, alam mo yun. Kaya nga si Big Pabe eh, nagpanggap na patay itong si Big Pabe. Para matakasan niya yung kanyang mga kasalanan sa mga model. Isipin mo ah, kumita talaga ng bungang-bunga ito si Big Pabe. Kumita to ng malaki. Kasi sa isang model pa lang. Tapos binibenta niya. Tapos yung kanyang mga patron, mga taga-abroad. At hindi peso account yung kanyang kinikita, kundi dollar account itong kinikita ng pasnaya na to. Isang, alam mo yun, dollar account yung kanyang kinikita, kaya malaki talaga ang kinikita nito dati. Ito pa yung kasagsagan na talagang nagsusupply pa kami, or talagang, kasi ngayon syempre, di ba, natatago na siya ngayon, di ba? So, yung mga kasagsagan na kumbaga buhay pa yung kanyang negosyo,
Eh talaga namang kumita to ng bunggang-bunga kasi syempre sa mga subscription pa lang sa mga subscription pa lang ng kanyang mga ano ng kanyang account tulad ng JFF JFF may kausap ako ha, manda ka sa akin mamaya, may batang naglalambing sa akin, no? Oh, gutom ka na? Ha? Agutom ka na? Ano gusto mong kainin ngayon? Ha? Ano gusto mong kainin? So yun, yung mga kasagsagan na kumita itong si ano, yung mga kasagsagan na mga na talagang buhay pa yung kanyang negosyo, na marami siyang subscription sa katulad ng kanyang Patreon, ng kanyang what ano ba? Marami siyang account kasi meron pa siyang sariling blog site na kumikita naman talaga siya. Pero ngayon, nagbago na nga ang ihip ng hangin. Kumbaga, sabi nga ng mga scientist na yung ikot ng ating mundo ay bumaliktad na. Oo. So iba na naman. Kung dati nasa taas ka dati, at alam mo yun, may ginawa kang kalukuan sa iyong kapwa, ibababa ka ng Diyos. Ayun, nasa baba na siya ngayon, di ba? So ngayon, kumbaga, sinisingil na siya ngayon sa kanyang mga nagawang kasalanan. Oo, ngayon. Naniniwala talaga ako mga lalabs. Naniniwala ako mga lalabs na mahuhuli ito si Big Fabi talaga. Naniniwala ako at marami, at sa totoo lang talaga, marami naman talaga ang mga model na galit sa kanya. Dahil ito ngang naging ginawa niya sa mga na talagang ini-expose niya yung ano, yung video ng mga model. At nung mga kasagsagan na shoot pa lang kami nag-shoot ng video. Okay lang sa mga model na kahit bibidyuhan sila kasi pera nga, oo, dahil sa laki ng talent pinabinibigay niya, kaya yung mga model hindi nagrereklamo. Oo. So yun mga lalab. So once again, naniniwala talaga ako na once again, itong si Big Fabi, mauhuli talaga to. Naniniwala ako. Dahil hanggang ngayon, andito pa rin naman sa Pilipinas. At syempre mga lalabs, itong si Big Fabi ngayon, medyo nagtatago na nga siya ngayon. At ano, naniniwala ako mga lalabas na mahuhuli dito itong patch na yan na to, dahil syempre marami na nga rin mga model ang naghahanap sa kanya. So actually hoping din ako para makaganti rin naman ako, kasi katulad ni Labin, ni La Paul, ni La Kurt, na talagang ano, na talagang umasa na alam mo, makaganti rin, makagusto. Kasi alam mo ha, isipin mo ha, yung mga kasagsagan na kumikita pa sila or nag-shoot pa lang sila o pinatataguan nila ako. Pero ngayon nung lumabas na yung video, yung scandal na yon. Yun, sa akin sila nagagalit. O yun. Kaya nga lagi ko sinasabi sa kanila, nung mga kasagsagan na nagsusot kayo, pinatataguan nyo ako. Pero, nung nagka-problema na, ako na yung kanilang sinisisi or ako na yung kanilang, alam mo yun, ako na yung kanilang sinisisi sa lahat na bakit ano, kasi, di ba? Saan ang hostisya, walang hostisya, kasi ako rin yung ano, alam mo, hindi nila ako maano, nung mga kasagsagan na kumikita, sila, kaya talaga namang dinirban nila ako. O, kaya ngayon, nung nagka-problema na sila, ako na yung sisisihin nila. O, wag nila akong sisisihin. Si Big Fabi ang sisisihin nila. Kasi si Big Fabi naman yung kumuha ng video at hindi naman ako eh. Ako lang yung supplier. Pero syempre hindi ko din alam na ganun din ang mangyayari sa shoot na yun talaga. Oo. So yun mga lalabs. So once again, ang inyong mga katanungan kung Dax ba or Jotay itong si Rapi. So I'm sure naman na kilala nito to si Rapi.
So itong si Rabi mga lalabs, super ducks naman talaga itong mga lalabs. Sobrang laki ng ano nito. Sobrang laki ng, alam mo yun, sobrang laki ng kargada ng batang ito. Muntikan ko na ito magiging jowa actually. Pero syempre, hindi kami nakatadana sa isa't isa. Hindi kami nakaalam yun, hindi kami nakatadana sa isa't isa nito. Dahil may sarili, syempre may sarili din ng may sarili siyang mundo. At number one, malayo yun siya kasi ako taga-Bacoora ko eh. Siya taga-Kiosi siya. So yun, at ito siya ano kasi nagsusugal to eh. Itong si Rapi nagsusugal. Malakas to magsugal. So yun mga lalabs, so that's all for today's vlog mga lalabs. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, I am inviting everyone to please subscribe my YouTube channel and please don't forget to hit the bell button para updated kayo sa mga bagong videos sinabot ko. Always remember mga lalabs na kung may pangarap ka sa buhay mo, gawin mo lang ito sa legal na paraan dahil minsan talaga ikaw lang makakatupad ng wish. Oh, very good.